ka na yan. Thank you. What is the dialogue here? Bisaya or Tagalog? Bisaya. Okay. Let me introduce my entourage, Secretary Delfino Lorenzana, Undersecretary Arthur Tabaquero, General Ricardo Bisaya, Lieutenant General Eduardo Anyo, Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, Major General Gerardo Barrientos Jr., the officials, men and women of the Armed Forces of the Philippines and the National Police, kasama ko sa trabaho, mga kababayan ko. I'm making the rounds so that I'd be able to have a good grasp sa iba kasi laan man ko ng base na nahatag lang laan po ng akong matanaw yun ang well, of course, sa kampo ninyo and I'd like to meet you. I'd like to shake hands with everybody. I hope I would have the time. Kani bang atong nasod? Wala gini katilaw o kailangan niyong kapayapaan na basig-asa ka mo ato sa Pilipinas na walay sangok, walay hakahadlok, wala tanan. And naapatay gin atubang sa NPA, naapatay gin atubang sa Muslim Insurgency, naatay ginahimong istorya para sa mga Moro, MI of MN, nung magkausa na lang unta sila. O ang ubang kaluliya, ka-problema sa atong nasod. Bisi na unta na pagkatubang ni aning problema ha, napag-uwi droga. And I see a looming problem. Tanaw na ko within 3 to 7 years from now, magka-problema ta sa ISIS. In some parts of the island of Mindanao, may mga tao nga puti. And I suppose mga Arabo na, they're here as missionaries. Wala sila'y armas, but they are into indoctrination. Muna'y kahadlukan kay sama sa mga komunista pag kumanan na maklear na nila ang lugar nakita nila maayo musood na ng ilang political officers kana may delikado kay ang ginaluto na ang utok and natay problema diri sa Muslim insurgency and we must arrest them before dili sila ang atong mga kaigsuonang Moro dili makontaminate sa ISIS disease. There's something wrong in their minds about killing people unnecessarily without question. No rhyme or reason na mga babae nga di mo sugot makipagtalik sa ila ilang sunugon. They burn people to death for apparently no reason at all. Ang ilang kontratao, civilian, hindi na yung mamili. Naay military, okay lang sa ila. Naay police, okay. Civilian, mas maayo. Hindi, they are into massacre. Moni, lisod, moni, pinaka. Ngayon, Amerika, wa man magiging nag-import siya o terrorism. Ang Amerika, because of, I don't know, but I'd like to say something about geopolitics. Geography o kanang unsay nahitaboan ng partiyan. We call it geopolitics. Either because gusto nila i-control ang usa ka ng Muslim world or nga rin gusto ang caliphate to establish ang Al-Qaeda, matay lisod na. Sa atong nadakang pagtuo, dilingin na pwede. And so, I would like also to say something
dili pa karon, but I would rather that you be prepared. Si Secretary Lorenzana niingon ni atong bag-o paming sulod sa gobyerno, it would be desirable to have more troops on the ground. Ingon sila kung pwede, 20,000. Nakukang Delphi na murag dili ko na mahatag karon to iga ba next year. But I would rather be prepared. Bahala nag magkalisod ta sa kwarta. Basta na ako'y tao ng masaligan, wa may lain, dere, Armed Forces of the Philippines o PNP, nga akong nga, i-prepare na ako tanan for that eventuality. Karon, kung di madayon, pwede may problema. Total, at least na ana, and the commander, it's to protect the integrity sa atong republika, and that we lose no territory. Ang tanang lugar sa Pilipinas, kontrolado na ito. And motong that led to my desire to talk with the communists. Ay, ay nagsay pa. Ang akong pagkama-presidente, mangita akong kapayapaan sa akong nasod. Dili ko presidente mangitag away o makigira. It's not my duty. Ang ako is, kung sa akong makabot, mapugos malang ako, na wala na'y away, there's no more bloodshed. Lamang na kaita. When you can go around with your family, but at least ikaw, mura kag baril na ade akong makabot. Mura mo mga baril, tanong niya, sige, huwag na okay lang. But huwag na ay samo, wala ako'y mabira, nga dili 22, kinahanglan ng 308, o 223. Muna'y akong filosofiya sa panggobyerno. I'd rather be spending not really much, but be prepared all the time na ako'y makuha rather than magkino-report ng gobyerno ha, when the time comes. We are stretched thin. Muratagi na inat, dili na to kaya. There's a certain limit mo inat ka ginunana. Kutob lang ako mga tao. And we cannot guard every inch of the territory and all over the barangays at the same time. Mabito nang di suffer losses kaya usay kuwang tas tao. Pag binakbak na reinforcement is not there. Katong sa mama sa pano, so si question of greed, kwarta. Pugusin lang mga tao ng itong trupa, susap, because somebody was directing them para makuha nila itong reward sa 5 million. Yun lang ang pinag-alita nila. Ang gusto niya siya lang. Kaya. So, there was fighting almost the whole day. Namunta ang Region 11 as Davao City na ay one day ha, ang mga helicopter naapod sa Awang, naapod sa Jensan. But there are these things nga dili mahitabo sa akong panahon. Di ko masagot ingon anang tinurpi nga desisyon ba. It's very stupid. Maasahan ninyo, di ko masagot ingon anak. That is why I place at your disposal a certain amount. Karong inanak ko, Secretary Lorenzana, palito na na. Manang publish sa newspaper about D&D questions, wala patabla pa may anak. For just 2 months, katong mga transaksyong hinawi nga binuang, we did not have any part of it actually. Tutong sa unang administrasyon to, wala abi palit, but I gave a go signal. Kaya dako akong pagsalig kay Delphine Lorenzana because we were friends. When I was mayor many, many years ago, siya itong 75th second regiment sa Scout Ridge. Siya nagdala nga ito sa Davao. Moto nga ka nagkailam yan. That was about 10, 15 years ago. So, nag-go ahead and ulitag bagong armas. May mutabang na ito. Kita yung maningkamot sa kwarta. Small price to pay to be prepared, be ready. Unya ako yung tatawang anad yun hasa na hasa sa away.
So mo nang akong tanaw ko nga rin, bisita lang po ninyo, chika-chika, ika nga sa Tagalog, and to know your problems if you have any it at all. Ang akong request kong General Lorenzana, Delphine, is you buy the quality weapons that we need. Dili kumuto ang lowest bid. Kay muna ipandamay ana ang graft and corruption. Kay kanang mudayib na sila og presyo, imbis o hatag sa imo guapo first class, may mga total armas man, MP16, you can buy MP16 up to Gaza. China is exporting it. Everybody is exporting it. Turkey is one big manufacturer of arms. Kanang mga Europe, ang ila. But I am not inclined. Kay wala tamaanan ang anong armas nga foreign sa ato. But kanang mga ingon ana, there is only one source. Two or one. It is the United States with whom we have an alliance militarily. Sagdi na lang ng akong mga tirada dahil lang ambassador. Kaya tinood mo na. Simply the truth that at the time of the election, he was, ano mahatag ka mag-statement when the election is going on? It is highly improbable. Ako yung ambassador nga to sa Amerika, na igugut ka na, mag-apil-apil ko kung sa mga inyong kuha, patay man ninyo na. Wala kay labot diha. Na that's our business. Na kampanya mo to. Pero I will reiterate our strong alliance with America. Like for example also, there are only two countries, malitag mga satellite, drone, diha, unsa pa. I could only buy it from two places. Di ko kumpiyansa ng anong ubang one, mga gamit na hinimo sa mga ubang lugar, banyaga, mga intelligence, ano natin yan, aparatos. O aparato, ano nga, pag-deliver sa ato, butangan nilang bakukang, mahipong kibaw sila kung sige nabuhat na ito. And it is very dangerous to play with that. So, telling ko, ayoko tagay anang lowest bid. Eka nang lowest bid, wala na yung mga kwarta. Mabuhat na kong korporasyon na anang adlaw, kaya tungod mo participate, kung sila'y lowest bid, i-dive nila na mahatag pa sila sa mga kisa-kinsang na yung mga isang kurakot. Muna na letcheta. So, ang dapat ang AFP should be separate dito sa kanang procurement. Pwede magigupog masugot. Mayong kag-importa ron aning atong silingang mga nasod. That's crazy. So, I will not compromise the equipment and weaponry of the armed forces of the Philippines by just going into a kind of a characterization of what the transaction should be. We may know very well, mga kabasaan ang dalan ng 100 million, o niya, tagaan pa niya mong congressman, buhatag ka pa sa kinsan niyang ulol nga gobernador, makukuha pa ang district, makukuha pa ang barangay captain, kaya mo pero mga manisas complice yun. Muna, in the process, ang maabot siya 60% of the money, so 60 million na lang, mabuhat siya daan. Unang kadahanan makita ninyo, military men man mo, you have been around all over the country. Kita ka ng mga eskwilahan, mga dalan, mga kutubra diya, mga airport na ipapahimo itong airport niya ito, ang ihatag sa imo, basketball court. Ano, nakadako. So, unang ni ako, just to explain to you that pandangon ko yun. Muna insanity, buang mga tangtango na to dapat. Very dangerous. Muna nga ako, bilang isang sulugoon pul sa lungsod, parehata, we are just co-workers in government. Magtinabangay ta. And I'm here because I'm supposed
to be your commander-in-chief, or I am your commander-in-chief, just to assure you na dili mo pasagdan, dili mo biyaan. So, nagbisita ko nga to sa inyong AFP Medical Center na yung mga butang hantun karon gani, wala pag hindi ay mapalit. And you're supposed to be a hospital for the soldiers. So, wala kong natinga, wala mong kuy ginatunong nga tao. But there are equipments for a hospital which are critical or crucial sa pagtambal sa atong mga military o police. Daghan kong ipamalit sa inyo, mga barik. Ganing barik, ganing to arrest gangrene. Simba ko lang, huwag na ay firefight. And it would take the reinforcements of government to retake the or control of the territory. Na iuban masama, di pumadab, di pod mamatay. Mahsod na kay gangrene siya siya niya. Pagdugo siya gigdugo na sa dua kaadlaw magubag na. Gangrene, kinalan isulod na dito. And a lot of kanang mga putlo na unta masave. So naapod mo yung MRI, which is quite expensive. It's more than an X-ray, much better than a CT scan. Huwag ka na makita yun. And you have it. Ako ang ina siya. Paspas. And a host of other para kidney. Kadanghanan sa inyo ang may tama sundalo kidney yun. Kaya ang kaon gulay ra o sagbot o dahon o gula na. And di oh, pwede may, di ka man makakaon o gulay as in, ano, parat mo pirme. Pareho ang po sa ako. I love, oh, Bisaya ako eh. Ginamos yun na, oh, di ginamawala. Not because you are rich or you are poor, but may naanda na ako. Mupoy akong, siya sa akong sakit. Daghan akong sakit. Mata na kang pila, pangata na yung lolo. May matuog tanga rin. Namoy, katre niya. Saan ako mag-take off, ano yun? Suway kong tuog nga rin. Natay sudan po, masigwa. Kakapuntaan na yun. Anyway, namoy hospital. Unya, nakita na kong building. No, from the outside, na iningon sila inside, dilapidated na. Daan na ba? O ang mga drainage sa building mo subwak na padung sa taas. And I was thinking that if it is used for to house patients, na binagi may mga samaan, it would not be sanitary for you to live there. Yun na ako, i-refit na lang ng drainage and I gave you a new building para daghang mga hospital nga to maka-accommodate onya again para makatapang. So, muna akong nabuhat para sa inyo. Wa ako manghambog, dili man ako kwarta na sa tao, pero you must know na kwarta sa tao ibutang yun in the priority of the needs of the country. And that is one. Lain na inyong uwan rin, ah. Marag NPA. Kalit nagsipot ang mga buang, ah. Nga mawa. Durban na yun, be, bugiro kayo. Kung nagsisison, huwag ka mag- Tang ina mo mga NPA mo, huwag ganit huwag kagunit o barangay 24 oras. You are not able to hold any barangay here 24 hours. Uwan na si NPA, oh. Wave for wave. So, na ako isispar o tangi patuman, nasuko ko kay mga daghang ipabuto nilang landmine. Dito ko sa ospital, pagbisita no, kita ako sa mga taay na lang mo pangutanag kung sa'yo. Basta, kita na ko ang sitwasyon. Itong yata ko na kung tanan, yung naglagot ko. Ika na yung NPA na may press, I'd like to address myself to them.
You know, kamo ba, mga Communist Party, CPP, NPA, o ang balaod ng international Geneva Convention, pabor ko na sa inyo, you will pamugos gid mo, manumbong mo masigasa, and bingo mo nga panandapon sa sundalo, magkasukaso pang sundalo, kay wala tamo sunod sa Geneva Convention in the handling of prisoner. But one of the most important provision also in the conduct of war is that dili ka makagamit ng landmine. Ang akong concern ng yun ani is kanibang naman inyong pamilya sa kampo. Eh, ang Pilipino, ano eh, muuban po daw asawa o mga anak at tupod sa kampo. Hindi e, matatanan dato, wala po ito magkabalit o balay, wala po yung housing project, ang imong mabilin imong asawa, so inyong daton. Hindi mo gawa sa kampo, pagkuli o sa imo sakay ng pamilya, o niya, pabuton o lubin. Pabuton din niyo. Landmine. Basta mga pamilya, mga bata, babae, nga wagod ontay labot sa gera, kaya mo mang ginang gobyerno, wala may giharas nga usa ka pamilya sa NPA, sunod mo dunta sila. It's a violation of the Geneva Convention. Wala ang reklamo, naatay ceasefire, akong gitangtang. Karon, gusto sila may istorya, namutahan na sila kanos ako mag-ceasefire kay Augusto 20, mag-ceasefire daw sila mo. Kaya ako sila makadungog pagani kung basig kausa na naay sundalo sa Armed Forces of the Philippines or police na mamatay, maangol, samdan, then forget. Kaya ako, wala na tayo pistok. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Dagang salamat, Mr. President. We are also request the President to grant equal opportunity to women and women.